So ito ang balita, mga kaistorya. Si former President Rodrigo Duterte ay pumiyok na po doon sa tinatawag na gentleman's agreement na pinaputok naman ni Harry Roque Anhao. Noong una, sa mga sinasabi niya, itinatanggi niya. Nawala ikang gentleman's agreement. Pero later on, habang siya po ay kinukulit na tinatanong ng reporter, hindi niya siguro napapansin, umaamin na siya na meron nga pong agreement siya sa China, verbal lang, wala pong papel, wala pong pirmahan. Ito pa. Umamin na po si China, ang sabi ho sa balita tungkol sa gentleman's agreement. Ha? So matutal, para na rin inilaglag ni China si Duterte. At ito pa, sinabi po ni Commodore J. Tariela na yun umanong approach ng former administration dyan sa West Philippine Sea ay pinaka duwahagi o pinaka talunan. Kung iisipin mo, totoo nga naman dahil yun naman ang nakikita natin at naririnig kay former President Rodrigo Duterte. Di ho ba, mga ka-story? At base ho dun sa kanyang mga sinasabi ngayon, di ba, nagpa-presscon siya. Para bagang tinatakot niya tayo, nagigirahin tayo ni China dahil dyan sa Ayungin Shoal. Hinamon niya pa, talaga pong hinamon niya pa, nagwa-warning pa siya. Kaya PBBM, siya pa ngayon yung may gana. Pakishare po, pakilike, mga ka-istorya, para po malaman ng ating mga kababayan at malinawan po nila kung ano ang katotohanan. Ipakita ko muna sa inyo ang ating pong referensya. Totoo naman talaga na sinabi niya, itinatanggi niya na walang gentleman's agreement. Kagaya dito sa sinasabi ng balita ng Philippine News Agency, ha, sabi niya, Duterte denies gentleman's agreement between Philippines, China on WPS. Itinanggi niya talaga, ha. Oh, Davao City, former President Rodrigo Duterte has denied the gentleman's agreement between the Philippines and China on the West Philippine Sea during his term. Yan ba itong bali? April 12, oh, kahapon lang ito. Ha? In a late night press briefing Thursday, he said that having a gentleman's agreement is not a practice piece of the president. There is no agreement as is where... ito yun, ha, mamay. Paparinig ko na lang sa inyo. Ha? Ito rin yun, eh. Sa press briefing din na ito, di niya na malayan, umaamin na siya, eh. Mga ka-istorya, eh. Sabi ni Panelo, sino man ikang tao na nagsasabi na mayroong gentleman's agreement ay nagsisinungaling ang taong yun. Eh, di nagsisinungaling pala si Harry Roque. Nagkukontrahan yung mga sinasabi nila. O, ibigay ko muna sa inyo si former President Rodrigo Duterte, ha. Kayo na mismo ang humusga sa maririnig po ninyo. At sinabi na rin niya, ha, mga ka-istorya dito, ha, inamin niya. Siya mismo, narinig ko sa sinabi niya, takot daw po si China. Hala ka, naglalaglagan na. Ano to? Laglagan time? I-play ko, ha. Pagpasensyahan niyo yung audio nito, mga ka-istorya, ha. Kasi in-enhance ko na lang yung audio nito. Talagang mahina po ito. In-enhance ko na lang para marinig, no? Pakinggan ninyo, paki-comment kung naririnig po ninyo, ha. Play. About what Harry Roque, spokesperson, former spokesperson Harry Roque, mentioned that the agreement banned the gentleman agreement, walang pwedeng construction materials that can be brought to the LPRP, Sierra Madre, and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As well as that. Yeah, so. You cannot bring in materials to repair and improve. Okay. So, totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement. No agreement. No agreement daw. Totoo, Mayor, na may agreement. No agreement. Itinanggi niya, ha. Wala daw po. Ang sabi niya, as is, where is yan? Ay, kumbaga, yun yung status quo.
Yung kung ano yung kasalo ko yung sitwasyon, yun na yun. Huwag mo nang baguhin. Kung ano yung kasalo ko yung kalaga ng BRP Sierra Madre, yun na yun. Huwag mo nang i-repair. Yun yun. Yun yung status ko. Yun din yung binabanggit ng China. And speaking of China, inulit na naman nila. Mamaya ipapakita ko sa inyo, ha. Sabi, so, meron mayor, gentleman's agreement. No. Wala daw. Play. As is, well, no. So, bawal ang construction materials? Well, meron. As is, well, is na. Kasi kung Sierra Madre pa lang, tatanggalan na repair yan, nakauwi na yan dito. Itinanggi niya, ha? Atras ko ulit, ha? Para maano ninyo. Kulit naman ito ni Juan, historiador. Nililinaw lang natin sa ating mga kababayan. Mahirap kasi, dapat kung tayo ay maniniwala na lamang din, doon na tayo sa totoo. Hindi doon sa fabricated, hindi doon sa kasinungalingan, o hindi doon sa puntong nagdi-deny lang, nagsisinungaling. Doon na tayo sa ano, sa totoo, di ba? Play. Pwedeng construction materials that can be brought to the RPRP, Sierra Madre, and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. At is your reason. Yeah, so... You cannot bring in materials to repair and improve. So totoo, so totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement. No agreement daw po. So tinanggi niya nung una, ha? Paano kung yung susunod na sasabihin niya? May mga kinat ako dito, ha? Kasi may mga patlang ito. Tapos may mga ligoy-ligoy pa, mahaba. Alam ninyo naman siya pag nagsalita, ha? So kumuha lang ako dito ng mahigit 3 minutes. Yung press briefing po na niya yan, mahigit yan isang oras, hindi naman tayo dyan mag-focus, di ba? Kukunin lang natin yung pinaka-importante na sinabi po niya, ha? Tuloy! Tuloy! As is, well, so, bawal ang construction materials? Well, as is, well, is na. Ah. Kasi kung Sierra Madre pa lang, patanggalan na repair yan, nakauwi na yan dito. Hindi yan nga makakauwi dito. Sa mainland ng Pilipinas, kaya nga yan isinadsad doon, dahil may purpose yan, Paano yan ibabalik dito sa Pilipinas? I-re-repair yan doon. Doon. Hindi para ibalik dito kung sakali. Mali. Diba? Tuloy. Mayor, pwede mo balik lang po. I just want to make it clear. So you said that there is, ask is where is, there was an agreement. And was it written or verbal only? And verbal. Verbal. Merong verbal agreement. Wala nga lang written. Walang dokumento. Walang pirmahan. O di namin. Siguro ayaw niya lang tawagin gentleman's agreement yon. Basta malinaw dito, ang inamin niya, meron pong agreement, verbal, salitaan lang, usap lang sila, walang pirmahan, walang black and white, walang dokumento. Inamin niya. Tuloy. Verbal. Walang written sa amin, pero during our relationship. Walang written sa amin. Ibig sabihin, walang dokumento, walang sulat-sulat na dokumento, walang pirma-pirmahan. Yun yung sinasabi niya. Atras ko ng kunti. Written sa amin, pero during our relations, during my group, walang written, simply mga trade, it was signed by the undersecretaries with particular department of service. Sa tabi lang ako. Sa it's not by... Nung panahon niya daw, nung siya ay presidente, sa pakikipag-usap niya sa China, wala naman ikang written na ganun pagtungkol dyan sa ano. Siguro yung West Philippines ang tinutukoy. Pero siguro iba naman kung halimbawa foreign direct investment, bill, iba yon. Pero pagdating daw ika dyan, sa usapin na yan, walang written daw, walang pero ano yun? Illegal yun kung ganun. Diba, hindi nga alam ng mga Pilipino, hindi alam ng mga mambabatas, di ano yun, sikreto, kaya tama si PBBM, bakit pa sikreto? Diba, nakakagulantang talaga yun. Nagalit siya dyan, sasabihin niyang totoo namang hindi alam ng mga Pilipino, siya lang ang nakakaalam nun. Kung walang dapat itago, bakit nila sinikreto, diba, mga kaistorya? Ibig sabihin, kaya isinikreto, kasi may itinatago. Yun ang tingin ko rin Diba, mga kaistorya, at bakit nila kailangan itago? Yun ang purpose, ayun ang tanong doon. 'Di ba? At saka ito pa. Hello, hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Kahit pa presidente ka, hindi mo pag-aari ang Pilipinas.
Hindi pwedeng ikukompromiso mo ang Pilipinas, ikaw lang ang makikipag-agreement. Porque presidente ka, dapat alam ng mga Pilipino yon. Malalaman ng mga Pilipino yun kung may dokumento, kung may pirmahan. Hindi, sila-sila lang. Usapan lang nila. Verbalan. Anong purpose? Kaya nga nagulantang si PBBM eh. Diba? Sekreto daw. Totoo naman sinekreto nila. Di nga natin alam. Ngayon na nga lang natin nalaman yan eh. Diba mga kaistorya? Tuloy. So, it is by that's interesting. That's because it was not signed. Other agreements, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi mo kailangan ang presidente ang punta doon. So inaamin niya ha, sa mga sinasabi niya na to ha, mga kaistorya ha, meron silang agreement, verbal lang. Pero ano, kumo verbal, walang pirmahan. Ha, inaamin niya, kanina tinatanggi niya eh, walang gentleman's agreement. Ayaw niya lang siguro tawaging gentleman's agreement, no? Just a simple agreement siguro, yun lang ang gusto niyang itawag doon. Agreement pa rin yun. Tuloy. Okay. Thank you, Jermelina. I cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries before he can take. Oh. Kaya may dalag ang mga diplomatic sa trade and secretary, trade secretary. Kaya ang China takot. Oh, yan na yung sinasabi ha, kanina, mga kaistorya. Kaya ang China takot. Kasi ang ano niyan, pinaliwanag niya diyan kung sakali magkagyera, bumbahin ni China si Amerika ng nuclear weapon, halimbawa libo raw ay gantihan din ni Amerika si ano. Sabi din niya natakot naman daw si Amerika ganito ganyan. Si China takot din daw, hindi namin niya takot si China. Sabi ko sa inyo eh, ayaw niya ng giyera eh. Bakit? Ay nuclear war na po ang pinag-uusapan diyan, mga kaistorya. Katapusan niyan ng maliligayang araw ng mga tao sa ibabaw ng balat ng lupa ng mundo. Eh paano sasabihin niya na ano, matapos niya kunin. Naghahamon pa siya. Subukan ni kanin niyo. Ay nako, parang tinatakot niya tayo, nagigirahin tayo ni China. Subukan naman ni China kung hindi rin matapos ang maliligayang araw nila sa mundo. Ah, ayun sinabi niya diyan eh. Kaya ang China takot, takot din naman talaga 'yan. Kaya may dalag ang mga diplomatic. Ina-trust ko lang konti. Trade secretary. Kaya ang China takot. Oo. Bukan dyan lang sila sa malayo. Oo. But they have never confronted or China. Oo. Takot. Obliterated. Takot. Ah, kala ko ba sabi ninyo tapang-tapang nandiyan, superpower, lakas-lakas. Eh alam niyo pala takot din si China eh. Sabi ko na sa inyo. Takot 'yan. Takot din 'yan mga kaistorya. Oo. Sabi ko sa inyo eh. Naniwala na kayo ngayon. Narinig niyo mismo kay former President Rodrigo Duterte. Paki-share, paki-like po. Tuloy. There will be famine and hunger and death. Takot ang Amerika. Oh, takot. Takot ang totoo din. Bakit? Hindi dahil sa takot. Umiiwas. Ah, hanggat may iwasan ang giyera, totoo yun, kahit naman tayo ginagawa natin, hindi pakikipag-giyera. Porque pala ipinaglalaban mo yung rights mo dyan sa West Philippine Sea, makikipag-giyera ka na mali. Mali. Ah, kasi dito kay former President Rodrigo Duterte, takot na takot siyang giyerahin ng China. Duwag. Oh, tapang-tapang ng bibig, duwag naman sa China. Ipaglalaban mo lang yung iyo, nakasang-ayon naman sa international law at bilang presidente ka noon, nakalagay din sa batas ng Pilipinas. Ah, yung batas na yun, mga kaistorya, may 2012, meron pang panahon ni Marcos Sr. Ah, na nagbibigay po ng kapangyarihan sa gobyerno at sa mga opisyal natin, ha? Na yun ay atin. Pero binaliwala yun lahat ni Duterte, pati na yung Hague ruling, yung arbitral tribunal, ruling 9, binaliwala niya yun, binasura niya yun. Bakit? Superpower daw si China. Marami daw nuclear weapon. Baka daw girahin tayo. Duwag nga. Tapang lang sa bibig, pero duwag naman sa China. Oh.
si mabuti pa si PBBM na tahimik na sinasabi niyang weak leader, pero napakatapang, tahimik na napakatapang, ipinaglalaban kung ano yung para sa atin talaga na gustong kamkamin ng China. Oh, see, doon ako sa weak leader kaysa sa matapang bunga nga duwag naman sa dibdib pagdating sa China, di ba? Isang putok lang yan dyan sa gitna ng Pangulita. Ayan na. Presidente na yan. Oo. But 20,000 missiles and in return, America returns a favor, sending also 1,000 missiles, it will remain. Sa naalala ko yung sinabi ni Trump nung tinatakot sila o mano ng Russia na sabi, kasasabihin ko kay Putin, oo, may nuclear weapon kayo, pero kami din meron ding nuclear weapon. And our nuclear weapon are working. Sabi niya, yung nuclear weapons daw nila ay gumagana. Hindi mo masisintak si Amerika kung may mga nuclear weapons si China, mas maraming nuclear weapons si Amerika. At kung pag-uusapan ay technology, mas advanced at high-tech si Amerika. Pagdating po mga ka-istorya sa military, military weapons. Oo, ini-imitate lang naman ni China yung mga nakikita nila sa Amerika. Gagawan ko nga yan ang dedicated content mga ka-istorya. Kung si former President Rodrigo Duterte hindi niya nahalata, umamin na siya na meron nga talagang nangyari gentleman's agreement. O sige, wag na nating tawaging gentleman's agreement. Umamin na siya, pasimplihin na lang natin, umamin na siya na may agreement siya verbal sa China tungkol dyan sa Yumin Shoal. Ha? Umamin na siya, mga ka-istory. Si China, umamin din. Naglaglagan na sila. Ay, yan na naman ikaw ang historiador, nag-i-invento. Anong nag-i-invento? Kahit kailan hindi ako nag-invento. Kahit kailan hindi ako nagsalita, naggaling lang sa sarili ko, ah. Oh, eto, pakita ko sa inyo. May pumasok na bang papaitan dyan? Ha? Eto, ayan, oh. Oh, sige nga. Palakihin ko nga, mga ka-istorya. Ha? Palakihin ko. Basahin natin, ha. Pakishare po at pakilike. Anong sinasabi po dito, mga ka-istorya? Oh. China, wait, politiko po ito ha, politiko.com.ph. China confirms gentleman's agreement with Rodi Duterte, Marcos allegedly okay with deal until, ayun ha, sa title pa lang ha, April 12, 2024. Latest din, kahapon lang din pala itong balita na ito, ha? The Chinese Embassy in the Philippines has confirmed the existence of a gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping regarding the decrepit BRP Sierra Madre. Pasensyahan niyo ako sa pronunciation ko ha. Mahina talaga ako sa pronunciation. Ibigay niyo sa akin mathematics, gising na gising ang diwa ko dyan. Hindi tayo magtatalo-talo. Which has been grounded in a Yugin Shoal since 1919. Papaano na po ito, former President Rodrigo Duterte? Nilaglag po kayo ng China, inamin po nila pala eh. Ayan no, Chinese Embassy daw po mismo ang may sabi. Papaano po yan? Anong gagawin po natin ngayon yan? Papaano po natin ito ipapaliwanag sa sambayan ng Pilipino? Sige nga. Ha? The Chinese Embassy in the Philippines has confirmed the existence of a gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping regarding the decrepit BRP Sierra Madre, which has been grounded in Ayungin Shoal since 1999. In a statement posted on its website, the embassy said the deal involved allowing limited resupply missions to BRP Sierra Madre so that the soldiers stationed there would have food and water. Ayun na nga eh. Nag-post daw po sa website at ganun nga daw po ang sinasabi ng Chinese Embassy doon sa post nila sa website. Bringing of construction materials to the grounded warship, however, wasn't allowed since it seems a prelude to building permanent structures in Ayungin Shoal, which China calls Rinyai Diao.
Si, ayun nga daw po yung kasunduan na hindi magdadala doon ng construction materials ang Pilipinas doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. In order to manage the RIN idea of situation or yung Ayungin Shoal, during the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement which had effectively helped maintain the overall peace and stability at RIN Ayjiao, the embassy. Said, paano na to, mga ka-istorya, totoo pala. Umamin ang Chinese embassy. Pero nagdi-deny pa si Duterte nung Webes ito, itong press briefing niya na ito, kung hindi ako nagkakamali. Biyernes kahapon, petsa 12, Sabado ngayon, petsa 13, dalawang araw palang nakakaraan, itinatanggi ni Duterte. Tapos Biyernes, umamin naman ang Chinese embassy base doon sa pinost nila sa website po nila. O paano na tayo ngayon? Kanino tayo maniniwalay? Umamin na po si China. Diba? Paano to? Yan na nga yung sinasabi ko. Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo maniniwala ngayon? Mga ka-istorya. Tuloy. Palakihin ko uli. Itong gamitin ko. Yan. In the beginning of the current Philippine administration, the said agreement was still followed in handling the resupply mission of RIN Ayjiao. But since February 2023, the Philippine side has ceased to abide by the agreement, categorically denied its existence, and keep stirring up trouble to provoke incidents. This is the reason behind the constant volatility in RIN Ayjiao in the past year, it added. Ito mali to. Non-binding nga daw po yun. Kasi nga, walang pirmahan. Ibig sabihin, mga ka-istorya, paano naman ipapatupad ni PBBM, no, yung agreement na yun ni China at ni Duterte kung wala namang pirmahan? Ibig sabihin, hindi nila yun pwedeng ipamana sa PBBM administration at sasabihin, obligado ka na yan ay ipatupad mo sa China. Illegal kasi, walang pirmahan. Ang nakakaalam lang si Duterte at saka ang China. Hindi alam ng mga mababatas. Hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Illegal. Kaya paano uobligahin ng China na gawin ni PBBM yung napagkasunduan ni Duterte at ng China? Paano nila uobligahin si PBBM noon? Isablay nga yung agreement na yun. Malinaw ba, mga ka-istorya? Diba? Duterte has denied entering into any verbal agreement with China despite the claims made by his former spokesperson, Harry Roque. Sinabi na ni Roque, inamin niya. Tapos dito sa video kanina, mga ka-istorya, tinatanggi niya. Itong video na ito na pinakita ko sa inyo, yun pong press briefing niya nung Huwebes, itinatanggi niya po. Itinatanggi niya nung una. Pero later on, kinulit-kulit ng reporter, umamin din siya na meron ngang agreement. Wala lang permahan. Aray ko! Ano na tayo? Only in the Philippines. Sa may kasabihan nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Tapos si China, huli din sa sariling bibig. Pareho silang umamin, pareho silang naglaglagan. Paano na to? Sabi ko sa inyo ano na tayo? Only in the Philippines. Booking na, umiilag pa. Only in the Philippines, no? Share uli. Ito yung screen na ito. Palakihin ko uli. Natatawa talaga ako. China has stepped up its aggression in the West Philippine Sea. So totoo, ito lang ha. Harry Roque, pakitag nga si Harry Roque, umamin po si China, na pinatindi nila yung aggression nila sa West Philippine Sea. So meaning nito, sila talaga yung nag-i-escalate, sila yung nagpo-provoke. Yan na nga tayo sa dinabi na may mga kadaldalan ni. China has stepped up its aggression in the West Philippines in recent months with several years, so on and so forth. CCG vessels have also been caught. Hindi pala si China may sabi nito, sabi lang ni politiko. CCG vessels have also been caught on camera various times attacking the Philippine boats using water cannon. Ito lang, ulitin ko yung sinabi ko kanina ha. Sabi po, natin kay Harry Roque. Sabi daw po Harry Roque ni politiko,
Hindi daw totoo na si China ang anak Pilipinas ang nag-escalate diyan kasi ang nagpapatindi ng aggression diyan ay si China daw. Oh, si maling-mali talaga. Ako hindi rin ako sang-ayon sa sinasabi ni Roque. The Chinese embassy justified its government's action saying it has no choice but to take all necessary measures to safeguard its own sovereignty and territorial integrity. We would like to once again urge the Philippines to honor its promises and consensus reached. Naku, ang obligahin nyo. Si Duterte. Siya ang nakakaalam niyan eh. Kayo ang nagkasunduan, hindi si PBBM. Sablay kayo dyan, hindi ninyo pwedeng obligahin si PBBM, walang kinalaman siya dyan, wala nga dokumento. Non-binding yun, walang dokumento, hindi nyo pwedeng obligahin si PBBM. Stop provocation, no, yan na mga kasinungalingan eh. Kayo ang nagpo-provoke, layo-layo na ninyo eh. Exclusive economic zone namin yan eh, pinasok ninyo eh. Tapos sasabihin nyo, kami ang nagpo-provoke, kumbaga nasa bakura namin kayo. And return to the right track of dialogue and consultation, ito lang ha. Dami na nga ninyong dialogue at konsultasyon sa nakarang administrasyon. Lumayas ba kayo dyan? Hindi. Na-resolve ba ng Duterte administration? Hindi. Eh, tama na yung dialogue. Walang nangyayari. Pag-aaksay lang ng oras yan. Pinaglululuko nyo lang mga Pilipino. It is hoped that the Philippines will work in the same direction with China so that the two sides can jointly manage the situation at Rin-Ai-Jiao and maintain the hard-won peace and stability in the South China Sea. Isa lang ang solusyon dyan, China. Lumayas kayo dyan. Tigilan ninyo yung panghihimasok ninyo dyan. Pangkakamkam ninyo dyan. Mananahimik ang mundo. Matatahimik ang Pilipinas. Yun lang yun. Walang ibang solusyon dyan. Huwag nyo nang paikot-ikutin pa ang mga Pilipino. Diba mga ka-istorya? Ha? Ganun lang yun. Mga ka-istorya eh. Tapos may ipapakita ako sa inyo, ha? Kung papaano tayo binabaliktad ng China. Kung papaano po ito nagkakalat ng kasinungalingan si China. CGTN. Oh, Chinese. Ito ha, mainstream media ito na pag-aari ng gobyerno ng China. South China Sea dispute footage of the latest encounter since January. Binibidyohan din kasi nila yung Philippine Coast Guard na. Ginaya nila. Ano sabi dito? May caption. Piplay ko ito mamaya. Sana hindi ako makapiright. The China Coast Guard reported that the Philippines has broken its promise by once again sending Coast Guard ships and supply ships into waters adjacent to China's Rin-Ai-Jiao and Wangyan-Jiao here at the footage of the latest so on and so forth. Di daw tinupad. Binalahura daw ni Pilipinas yung pangako natin sa kanila. Eh, si Duterte lang yun. Si Duterte ang nangako sa inyo eh. Hindi ako kasama ron. Hindi ang sambayan ng Pilipino ang nangako sa inyo, kaya huwag ninyo babanggiting Philippines. Mali yan, kasi pag binanggit mo na Philippines, buong Pilipinas, buong sambayan ng Pilipino, Duterte administration lang ang nakipagkasundo sa inyo. Hindi rin sina PBBM. Huwag ninyong dinadamay kami, wala kaming alam dyan. Diba, mga ka-istorya? No, ba't yung dinadamay nila tayo, Philippines yung pagkakabanggit eh. Kayo-kayo lang nakakaalam yan, di namin alam yan. Diba? Mga ka-istorya, play ko kaya para maano po ninyo. Tingnan ninyo ha kung anong kasinungalingan nila ha. Tingnan po ninyo. May caption yan dyan. Wait lang, may sound. Alisin ko yung copyright. Ay, yung sound ha, i-mute ko. Okay, tuloy. May caption na agad. The China Coast Guard stopped a group of Philippine fishermen from trespassing into Wangyan-Dao. Yan po yung Scarborough Shoal kung hindi ako nagkakamali. Tuloy. Ayan, may mga ano, pong pinuntahan nila, no? May ano pa, yung rubber boat. The China Coast Guard took necessary measures to halt these actions in accordance with the law. Sa ang batas na kasang-ayon sa batas ninyo, ay yung ginagawa nga ninyo ang labag sa international law. Diba? Member ka ng United Nations tapos hindi mo sinusunod ang batas ng United Nations dahil sa kakapalan ng mukha mo, pinagpipilitan mo yung maling-mali na ina-assert mo na iyo yan. Diba? Tuloy. Binivideohan pa nila, no? Ayan na, yung Coast Guard natin at saka Coast Guard nila. The China Coast Guard vessel 3302 and vessel 31052 road control and drove the Philippine vessel away. Pinalayas daw po nila. Pinagtabuyan daw po nila yung vessel po natin. Hindi lang ninyo inano ang nangyari doon, binumba ninyo ng water cannon at hindi ninyo napalayas, natuloy nga eh. Tuloy yung resupply mission, natuloy. Paano nila sabing pinalayas nila? 'Di ba?
Ay, mga kasinungalingan nga, ganyan po ang China. Tuloy. Ha? Ay, kitang-kita, binibidyohan pa nila. February 8 po ito, 2024. Oh. Ayan, o. Oh. Ha? Drove the Philippine vessel away. Ayan po yung Coast Guard natin, no? Oh. Hinarang nila yan, eh. Oh. Ha? Ay, binibidyohan pa nila. Huwang yan daw. O, CGTN. Sunod na. The Philippine vessel swirled around in advance 6 nautical miles in the adjacent water to Huang Yan Dao. Kanina sabi nila, pinalayas nila, tinaboy nila. Oh, di ba nagkukontrahan din ang sinasabi nila? Yung swirled na yun, natural, iiwas dahil ang ano, hinaharangan nila eh. Hindi nga tayo gumagawa ng, hindi man lang natin sila sinusundan o hinaharangan sila. Sila talagang gumagawa nun. Tuloy. Ha? Ayan, no, binidyohan nila. Ito yata yung ano natin eh. Kung hindi ako nagkakamali, umiiwas po sa kanila eh. Oh. Kung hindi pa rin ako nagkakamali, yan yata yung na-water cannon nila na nasira, na vessel po natin. Kung hindi ako nagkakamali, mga ka-istorya ha, hindi rin naman ako sigurado, pero yun ang pagkakaalam ko. Ayan, no. Oh. Philippine Coast Guard vessel number 4407 ignored China's repeated warnings. Ayan, no, na-water cannon na nila. May water cannon na, oh. Bakit mo wawarningan? Eh, pag nakinig ang Pilipinas sa warning nila, eh, di sasabihin nila sa international community na duwag tayo sa kanila at para na rin nating inaamin na yung ipinagpipilitan nila na presensya nila dyan, eh, tama sila. Diba? Nagigets nyo, mga ka-istorya? Tuloy. Sana hindi ako makopyright, no? And drummed. Ayan na, and drummed into China's Coast Guard vessel number 21551, ito na, malaking kasinungaling. Winater cannon ninyo, hinarang ninyo, natural babangga yon sa Coast Guard ninyo. Diba? Tingnan nyo yung mga kasinungalingan po nila. Ha? Parang sinasabi nila dito, si China pa ang biktima at tayo pa yung salarin. Ha? Kagaya din namang sinasabi ng mga pro-China. No? Nilalaglag ang Pilipinas. Pinagtatanggol naman ang China. Ayan na, oh. Ayan na yung nangyari. Oh. Ayan na. Oh. Oh. The Philippines, again, illegally entered the waters adjacent to Rin Ideao of China's Nansha Kundao. Nako po. Kayo ang illegal na pumapasok sa exclusive economic zone namin. Eh. Tuloy. Ganyan po ang kasinungalingan ng China, mga ka-istorya. Ganyan sila kasinungaling. Kaya hindi dapat talaga magtiwala dito sa China na ito. Ha? O, nakita, pinakita ko sa inyo para alam ninyo kung paano po ito nagpapakalat ng disinformation sa internet. Si China. Lalo na sa mga social media. Oo, platforms. Ganyan yan. Gumagamit sila ng mga bungangang modern makapili. Ganyan po yan sila. Mga ka-istorya. Ito pa. Sabi niya, no? Diyan rin ito eh. Inano lang, kinote lang ng SMNI gikan sa masa para sa China, para sa masa. No, kinote lang nila. Pero ito, sinabi niya rin ito mismo dun po sa press briefing niya na yon. Palakihin ko nga. Ah, tingnan niyo ha, parang nananakot pa siya dito eh. Dating Pangulong Duterte, yesterday at 4:06 a.m. ito, may hamon kay Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa grounded vessel na BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Hinamon pa niya, no? Siya pa talagang, stop complaining and expounding on it, do it and repair. Iyan ang sinasabi ko sa kanila, I challenge them kasi sila naman ang nasa gobyerno. E di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan if they are really ready for that, I think, mga ka-istorya, ang inaano niya, yung magalit ang China, kung handa na kayo na magalit ang tunay na China at girahin tayo. Tingin ko, yun ang pagkakaintindi ko ha, sa sinasabi niya. Gawin na nila ngayon ang gusto nilang gawin. Ipatrol nila yung Philippine Navy. Nagpapatrol na po, dati na. The gray ships and let us see what happens. See? Para tayong tinatakot, no? Kami, takot. Oh, takot kayo. Kaya nga kayo, baw ng baw sa China, sabi ni Senator Risa Hontiveros, eh, at yun din ang nakikita namin, eh. Ha? Ayaw namin ng giyera. Ayan yung nga ng giyera sa China. Hindi naman sasabak sa giyera ang Pilipinas eh. Porque ipaglalaban mo, yung karapatan mo sa West Philippines, makikipag-giyera ka na. Mali. Mali yun. Ha? Dahil sa katakutan mo, na ikaw ay gigirahin ng China, halos isuko mo na, ipamigay mo na ang West Philippines sa China. Siya rin may sabi ha, ibigay na yung West Philippines sa China ha. Oo.
Di ba, ginawa natin ng content na screenshot pa nga yun ni TV5, di ba mga kaistro? Kung sa kanya hindi magkakagira because nandyan yung US Navy, hindi gawin mo. You have the ironclad guarantee of the US Navy that will all do a die for the Philippines. Kita nyo. Kontra na naman tong sinasabi niya na to. Butas. Itong naka-highlight na malaki, ah, ang sabi niya, you have the ironclad guarantee of the US Navy that they will all die for the Philippines. Tapos dito sa sinabi niya, mga kaistorya, ha? Ito, sabi niya, US will not die for us, Duterte warns. Ha? Former Philippine President Duterte warned that the US is trying to provoke a war between China and the Philippines and cautioned that the U.S. will not risk American lives for Filipinos. In an exclusive interview with the Global Times in Davao, he hopes that the Philippines can turn so on and so. Tingnan nyo, kontrahan ang sinasabi niya. Sabi niya rito, ironclad umano, yung garantiya, ibig sabihin matibay na matibay yung garantiya ng U.S. Navy na mamamatay sila para sa Pilipinas o sasama sila sa laban ng Pilipinas. Pagkatapos dito, hindi isasakripisyo ng Amerika yung buhay ng kanilang mga mamamayan para lamang sa mga Pilipino na parang sinasabi niya, iiwanan tayo ng Amerika sa ere. See, di ba? Nagkukontrahan ang mga sinasabi niya. Ganyan ba ang paniniwalaan ninyo? Di mo malaman kung alin ang totoo. Di mo malaman kung alin ang tama doon sa sinasabi niya. Di ba? Ito lang, lilinawin natin. Paano naman niya nasabi yan? Unang-una, siya na ang may sabi. Ha? Na ironclad yung garantiya, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Inulit nga yun ni Anthony Blinken. Di ba, mga kaistorya? Yun yung kinote niya, yung sinabi ni Anthony Blinken. Mga kaistorya, may Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at ang Amerika. At nirecognize na ng Amerika na kasama sa treaty na yan ang South China Sea. See? Mga kaistorya, 'di ba? At ito pa. Paano sasabihin na iiwanan ka sa ere ni Amerika? E direktang involved kung sakali si Amerika dahil nandito sila sa Pilipinas, may mga military bases sila dito sa Pilipinas. Ito pa. Hindi naman talaga giyera ang hangad natin at ni hindi tayo sasabak sa giyera. Nandyan lang po ang EDCA for defense. Pinipilipit lang nila Duterte yung purpose po ng EDCA at yung foreign policy ni PBBM. Pinipilipit lang nila kung wala po ang EDCA dito na gusto nga nilang palayasin, di ba? Nitong mga anti-Americans, no? Gusto nilang palayasin ang EDCA. Kung lalayas ang EDCA dito, ang mangyayari, lalakas ng sobra ang loob ni China. Magtatagumpay na sila, lalo naman tayong madidihado, lalo tayong mawawalan ng karagatan. Yun ang mangyayari. Totoo yan. Yun din siguro ang gustong mangyari ni Duterte. Paano na? Ang sambayan ng Pilipino, unang-una, pinagkukuna natin ng malaking food supply, kabuhayan, ang West Philippine Sea. Paano na yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino? Paano tayo? Papalaki ng papalaki ang populasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, papalaki ng papalaki ang pangangailangan natin sa food supply. Papalaki ng papalaki at papadami ng papadami ang kinakailangan nating trabaho. Ay isa sa pinagkukunan ng trabaho ng mga Pilipino, ng mga mangingisda natin, yung West Philippines, ibibigay mo sa China. Anong mangyayari sa atin? Bumilang kayo ng 10 hanggang 20 taon. Kung tuluyan mong ibibigay sa China mula ngayon, ang West Philippines, pakaraan ng 20 taon, kawawa kang kawawa na tayo. Baka mga kaistorya, malaking porsyento na po mga kaistorya ng mga isda natin, ini-import na natin from China. Yun bang gusto nating mangyari? Yun bang gustong mangyari ng mga Duterte? Siya mismo ang may sabi, ha? Na dagat lang naman, tubig lang naman daw yung West Philippines, ibigay na lang sa China. Gusto ika ninyo, punta pa kayo ng Davao, yung dagat doon, yung tubig doon, ibigay ko sa inyo. Sabi niya, ha? Siya ang may sabi niyan. Mga kaistorya, bukod pa yung napakalaki pong deposito ng natural oil and gas dyan sa West Philippines, potential yun para sa atin. Ibibigay mo yun sa China, edi tuluyan na nga po mga kaistorya yung madudominate ni China ang South China Sea, tuluyan niya nang makukontrol at mangyayari na yung napakataas niyang ambisyon mga kaistorya na global dominance. Pati tayo, kukontrolin na niya. Oo, mangyayari yun mga kaistorya. Yun ba gusto niyo mangyari? Saan kayo? Sa komunismo
o sa demokrasya, mamili kayo, yun lang naman yun eh. Yun lang naman yun mga kaistorya eh. Ha? Tingnan ninyo, pakiramdam yata niya siya ang may-ari ng Pilipinas. Nakipag-agreement ka, verbalan sa China. Kinumpromiso mo ang sambayan ng Pilipino, kinumpromiso mo ang sovereignty ng Pilipinas. Bakit ka makikipag-agreement ng walang pirmahan? Verbalan lang. Hindi porket, yun na nga, presidente ka, dapat ilagay mo lahat sa tama. May pirmahan, may dokumento. Otherwise, illegal yan. At hindi pa alam ng sambayan ng Pilipino, sekreto. Sabi ni PBB, pasekreto eh. Anong dahilan at isinekreto ninyo ngayon lang na bulgar kung hindi pa ito nagsalita si Roque? Di ba mga ka-istorya? Kanino kayo maniniwala? Ha? Sa kanya na halos isubo na ang Pilipinas sa bunganga ng China? Ganun ba ang gusto ninyo mga ka-istorya? Sayang ang sakripisyo ng mga bayani natin para lang makamta ng Pilipinas ang tuluyan at absolute na kalayaan. Tapos ganyan lang, pakalipas ng ilang dekada, gusto na isubo tayo sa bunganga ng China. Atin ang West Philippine Sea, hindi sa China. Nakasang-ayon yan sa international law at nakasang-ayon din po yan sa batas natin. May batas tayo dyan. 2012, panahon ni Noynoy Aquino at panahon po ni Ferdinand Marcos Sr. May batas tayo dyan sa West Philippine Sea. Di niya yun ipinaglaban nung presidente siya. Pati na yung arbitral ruling, di niya yun pinaglaban. Yun sa Scarborough Shoal, binasura niya yun. Sinong dihado ngayon? Sambayan ng Pilipino. Di ba? Mga ka-istorya? Ha? Ano sasabihin, isasabak tayo ni Amerika sa giyera? Hindi. Hindi nga nakikialam si Amerika sa usapin. Nandyan lang sila, just in case na ang China gumawa talaga ng malaking aksyon na magsasapanganib na sa kapayapaan ng mundo. Unang-una na ng rehiyon natin. For defense nga lang. Nakikialam ba si Amerika sa pagharap natin? Kahit na nga binubuli na tayo ng China dyan sa West Philippine Sea, nakikialam ba si Amerika? Hindi naman nakikialam eh. Gobyerno pa rin natin ang humaharap at nagre-resolve eh. Diba? Ito rin sila din mismo ang may sabi. Global Times din, binalita nila. Oh. Solving the problem itself, which Manila keeps its word, Global Times editorial. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. recently said in an interview with a Japanese media outlet that although the US has been assisting the Philippines, so ina-assist lang tayo in patrolling the sea lanes. Hindi sila sila mismo yung nangunguna. Hindi nakikialam ng direkta, hindi. Nag-a-assist lang po. The issuance of the Rin Ayjaw is a purely Filipino concern, sabi ni PBBM. Purely Filipino concern, hindi concern ng Amerika. And the Philippines intend to solve that problem itself. See, independent. This statement is relatively close to the position the Chinese side has always insisted that it is the dispute around so on and so forth. Bilateral issue daw between China and the Philippines. However, the Philippine President remarks a sign of Manila shifting away from wrong track daw. Ano? Wrong track? Yung nag-pivot si PBBM sa Amerika. Ano tatawagin ninyong tama yung track kung kumampi sa inyo? Binubulan nyo na naman ang mga Pilipino. Binubulan nyo na naman ang mga Pilipino. Ha? Sabi ni Digong, ito kontrahan itong sinasabi niya na ito. Ha? Tingnan ninyo kung paano nagkukontrahan ang mga sinasabi niya. Di ko kalaban si Bongbong Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. Hindi namin mo rin sa huli, nakalaban mo nga. Hindi ka naman, di naman siya nakikipag-away sa PBB eh. Siya ang inaaway mo. Di ka naman kinakalaban ni PBB eh. Si PBBM ang kinakalaban mo. Yun ang nakikita namin. Di ba? Eh, ito naman si Super Ate. Ito na naman. Super Ate, bakit mo nagawang ikumpara si former President Ferdinand Marcos Jr. kay Duterte? Ang layo-layo naman, Super Ate. Ang lalim na po yata ng pagkakatulog po ninyo. Gising po kayo, pero ang lalim ng tulog ninyo. Ang aking ama, pareho ni
President Rodrigo Duterte, president pa rin ang tawag niyo, no? Itinaguyod ang independent foreign policy. Kasinungalingan, hindi independent foreign policy ang itinaguyod ni Duterte. Nag-pro-China nga siya eh. Pero ngayon, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Ah, ate, ang layo po ni Duterte. Si Duterte mismo ang may sabi kahit ano, even if you give me 20 years, hindi ko kaya ikang gawin ang nagawa ni Marcos. Napanood nyo ba yung video na yon ni Duterte nung panahon na nangangampanya pa siya? Diba? Oh, ang layo po, super ate, huwag kang ganyan. Sinisira mo po ang sarili mo niyan. Ang aking ama, pariho ni President Duterte, itinaguyod ang independent foreign policy. At ito nga, parang masyado tayong kumikiling sa mga Amerikano. Huwag tayong magpapagamit. Huwag tayong kakampi. Huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Dear Charo Santos. Dear Ate Charo yata ito. Ano ito sinasabi mo? Sober ate. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa China? Naaalala nga ni Duterte yung agreement niya sa China. Ha? Dear Ate Charo, maalaala mo kaya ang sumpa mo sa China? Ate, kaysa naman maasar ako, dadaanin ko na lang po sa komedyante. Hindi tayo dapat sumama o sumasama dito sa geopolitical games. Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan. Hindi naman tayo nakikiaway. Gas, abil gas. Ate, ano na po? Bakit tayo inoobligan na pumili? Huwag tayong pipili. Lahat naman iyan ay kaibigan. Hindi natin kaibigan si China. Walang kaibigan na sinasaksaka patalikod. Traidor na kaibigan yun, super ate. Baka maasar sila sa akin. Ay, kaysa naman init-init ng panahon, ni makukonsumi tayo sa kanila. Diba? Ano na, super ate, ano pong pinagagagawa po ninyo sa buhay ninyo? Lalo silang maasar ngayon. Ha? Ang ganda ng trilateral po na ano ng Amerika, ng Philippines at ng Japan. US, Philippines, Japan. Fortify alliance against China. Takot daw si China. Lalo yung matatakot ngayon. No. The United States, Philippines, and Japan have agreed to reinforce their defense alliance to counter the growing aggressiveness of China in the Pacific, in the Asia-Pacific region. Ayun, ang target pala si China. Aray ko, lalong maaasar sila ngayon. Ano, lalong manginginig ang wet packs nito ni China, no? The trilateral approach to counter Beijing's belligerence, tama ba yung pronunciation ko? Kung mali, pasensya na kayo. Could use in more joint naval exercises similar to the drills the three allies had with Australia and South in the South China Sea at the weekend official, so on and so forth. Ito pa, Reuters, in US meeting, Philippines says it will assert South China Sea rights. Kung si Duterte takot na baka girahin daw po ng China, kung si Duterte gusto na pong ibigay sa China ang West Philippines, ibahinin nyo si PBBM. Ipinaglalaban po niya yan, hindi siya natatakot, hindi siya naduduwag. The Philippines is determined to assert its sovereign rights in the South China Sea, its foreign secretary said on Friday at a meeting with U.S. allies to show support for Manila over an increasingly fraught standoff with China in the strategic waterway. Yan ang tunay na presidente. Yan, ganyan ang tunay na Pilipino.
hindi duwag. Subok ang tapang ng mga Pilipino. Pakishare, pakilike, malaman ng ating mga kababayan kung ano ang totoo at tamang balita. Huwag mailigaw, ano ho, mga kaistorya ng mga pro-China. Yan po mga kaistorya, ang totoo na balita na maihatid sa inyo ng inyong lingkod. Hindi ko na kayo ulit iisa-isahin. Ano ho, basta salamat po sa inyo na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod. Laging nag-aabang, ano ho, at nakikilahok lagi sa ating live stream at sa mga late viewers natin. Salamat din po sa inyo ng maraming marami, ano ho. Kasi ako po ay hindi pa kumakain ng lunch. Anong oras na? Alauna 1:30 dito sa Pilipinas. Di pa po ako kumakain ng lunch. No, hayaan niyo akong kumain ng lunch pagkatapos ko nito, mga ka-istra. Ano, kaya hindi ko na po kayo iisa-isahin. Basta maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat, no? Shout out po sa mga ka-istorya natin sa buong mundo. Una na po dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe. Ano? Shout out po dyan sa mga nasa Egypt, ah, sa Middle East, dito sa Maldives, sa Cyprus, sa Macau, China, sa Russia, meron. Ano? Sa Angola na may nag-comment, no? Na nanonood din siya doon, layo, no? Maging doon sa Alaska, meron din. Diyan po sa ano, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Australia, sa New Zealand, sa Hawaii, sa Guam, no? Diyan sa Japan at maging sa South Korea. At syempre, sa mga solid ka-istorya natin dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po, ano, mga ka-istorya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like. Dubai, ayan. Diyan po sa Dubai, shout out po sa inyo, no? Middle East nga po, no? Hanggang dito na lamang po, mga ka-istorya. Muli, ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Shout out po, Sir Bagtit. Bisitahin nyo na po ang kanyang YouTube channel. I-subscribe nyo na po. Salamat po sa inyong lahat.